Pinahangan niyo ako sa una niyong misyon. Salamat, ma'am. Totoo pala yung nabalitaan ko na mahusay ka na polis. Pero gusto ko ito makita ng personal para malaman ko kung anong estilo mo sa pamumuno sa Task Force Aguila. Ma'am, hindi na naman po ako yun eh. Nagtutulong-tulong po kami lahat at nagkakaisa para pagtagumpayan po namin ang aming misyon. Tama yan. Kinakailangan talaga na nagkakaisa kayo. At iisa ang hangarin niyo para magtagumpay sa bawat misyon na harapin ninyo. Salamat, ma'am. Sige, ingat ka pa uwi. Kayo, ma'am. Di pa ba kayo uwi? Madami pa ako tatapusin. Pinabibilib mo ako. Parang gusto kong makilala ka at ang pagkatao mo ng lubusan. Ma'am, ba't nandito pa po kayo? Ah, uwi na rin ako. Hinihintay ko lang yung binukong taxi. Taxi? Bakit ako nag-taxi? Nasaan yung sasakyan niyo? Wala yung driver ko ngayon eh. May emergency daw sa kanila. Kung ganun, ma'am, mabuti pa ko siguro. Iatid ko na kayo. Alam niyo naman nung ngayon na delikado eh, dahil nakalaya pa rin si Bungo. Hindi, okay lang ako. Kaya ko yung sarili ko. Ma'am, huwag matigas ang ulo niyo. Dahil mas makakampante ako kapag natid ko kayo. Mapilit ka. And ikaw bahala. Dali ko na huyan, ma'am. Paano? Mauna na kami sa inyo. Sige, mag-ingat din kayo. Sir, paano? Uwi na ba tayo? Mauna na kayo. Iatid ko si Major Romero. Wala kasi siya sa sakyan ngayon eh. Sige po, sir. Ma'am, ingat po kayo ha. Ingat, ma'am, sir. Ingat, ma'am, sir. Diyan lang tayo dun. Sige, sir. Ingat. Ingat tayo, boys. Yes, ma'am. Sana makahanap ka ng boyfriend, no? Somebody to marry na katulad niya. Dad. Anong masama ba dyan? Ayaw mo ba mag-asawa? Hindi ko pa kasi iniisip yun. Matagal pa yun. Darating din yun, Dad. Aliana, mabuti pa dito ka muna habang wala pa si Cardo. Wala, siguro sa bahay na lang po ako magkakantay kay Cardo. Dito ka na lang muna, Aliana. Ang dami namin dito, ang dami mong kasama. Oh. Sigurado naman kami, wala nangyaring masama kay Cardo. Oo nga, Aliana. Pwede na lang kung hindi si Bungo iniisip mo. Laps. Sige, akyat na kami, ha? Iwan na namin kayo dito. Ingat ka, Talisay. Salamat ulit sa pagkatid ng anak namin, ha? Take care. Good night, pa. Salamat. Major. Mabait po pala ng magulang niyo. Saka palabiro. Pasensya ka na sa kanila. Nag-aalala lang sila. Eh, dapat lang naman po. Kaya nag-iisa lang po pala kayong anak. Babae pa. Hinahangaan ka nila. Lalo na ngayon, na nakikita nila kung gano'ng kalaki ang malasakit mo sa kaligtasan ko. Ako din. Hinahangaan kita. Hanga talaga ako sa malasakit mo sa kanya. Eh, ganun naman po tayo, ma'am, eh. Basta meron na nangangailangan ng tulong, dapat tulungan natin. Yung foreigner na nabaril mo, shock na ba na siya yung serial killer? Ma'am, hindi pa po tayo sigurado. Pero pag nangako na po tayo na matibay na lead, saka pa lang natin papatunayan kung siya talaga yung serial killer. Sana siya na nga, para wala nang masaktan na iba. Para mapanatag na rin yung loob ni Jane. Eh, yung mga humahabol sa kanya. Ma'am, wala pa pong identification ng mga taong humahabol sa kanya. Hindi pa po namin sila kilala. Kaya hanggang ngayon po, hindi pa sarado ang kaso ito. Pero huwag daw kayo mag-alala. Dahil sisiguraduhin po namin na hindi nila magagalaw kung masasaktan si Jane. Akin ka na lang.
ko man bente po sa upuan ko. Sa ganda niyong yan, walang naniligaw sa inyo. Meron naman. May mga nagpaparamdam, pero hindi ko sila gusto eh. Bakit hindi mo maramdaman? Siguro ma'am, tingikan kayo, no? Kasi sa sobrang ganda ninyo, sa kasagaling ninyo, sigurado ako mahihirapan kayo makahanap ng lalaking katapat niyo. Hindi naman. Meron na kasi akong isang lalaking gusto. Ma'am, yung isang lalaki na nagugustuhan mo na ba yan, eh? Naka-jacket? Teka lang naman. Bakit ba natin pinag-uusapan to? Kumain na lang kayo. Kain pa. Tanong ko lang po. Sorry po, ma'am. Kain na kayo. Ma'am, masarap po talaga yung kare-kare niyo. Lalong-lalong yung bagong partner-partner. Salamat. Masaya ako na gusto niyo yung luto ko. Sige, kain pa. Bagay na bagay din yung kare-kare dun sa jacket, ma'am. Akin ka na lang, akin ka na lang, at maghintay hanggang akin ka na kilig. Nga pala, nagluto din ako ng menudo para sa inyong lahat. Ito. Sa amin ba talaga to? O dun sa naka-jacket? Ikaw talaga, Major. Palabiru ka. Sige na nga, tikman nyo na. Gumising talaga ako ng maaga para pagluto kayo. Ayan o. Tara. Ba natin? Saka kung may request kayo para bukas, sabihin nyo na. Para maluto ko, maaga ako nagigising. Ma'am, kahit naman po hindi na kayo magluto kasi nandito na rin po sila aling nila. Nakakaya naman po sa inyo. Bakit? Ayaw mo bang nagluluto ako para sa inyo? Hindi naman ako, ma'am. Ayaw na muna namin na mabala pa ako kayo. Ah, hindi. Masaya naman ako na nagluluto ako para sa inyo. Nakaka-inspire. Ako, Cardo. Mauna ka na. Baka ma-inspire ka. Sige, sir. Ano, Cardo? Nagustuhan mo ba? Oo, ma'am. Masarap po. Tamang-tamang timpla. Luto ni Aliana. Mabawal eh. Luto ni Aliana? Ang dami. Gusto ko sa ni Aliana. Lahat kayo matikman yung luto niya. Ayos yan, sir, ah. Sigurado ako, masarap yan. Oo naman. Luto ng asawa ko yan. Morning, men. Ma'am. As you were. Malisay, nagluto pala ako ng Bicol Express para sa'yo. Hindi ka kasi nagre-reply, so ako na lang nag-isip kung ano lulutuin ko. Eh, ma'am, pasensya na po kayo. Umaga po kasi ako natulog kagabi, kaya hindi ko nabasa yung text niyo. Okay lang. Wow! Ang dami-dami namang pagkain! Pinagluto na ni Aliana si Sir Cardo. May dala pa si Ma'am Alex. Ano to? Bestahan ng mga pagkain? Sensation. Di ba, ma'am? Sigurado naman mauubos lahat yan eh. Eto pa mga to. Sa amin yan, ma'am. Ayos yan. Alex, hindi talaga siya magugutom. Dahil araw-araw nagluluto si Aliana. Minsan nga, lagi niyang iniintay si Sir Cardo na umuwi kahit na late na eh. Magkasabay lang silang kumain eh. Maalaga pala talaga yung asawa mo. Alam, kayo rin naman po eh. Napaka maalaga niyo. Kaya... Siguro po, napakaswerte ng magiging asawa niya.
bakit hindi umarama? Ah, tekman mo yung luto ko. Masarap, ma'am. Tama-tama po yung alam. Mali yung ginagawa ko, yung pagdala ko sa'yo ng pagkain. Baka napipilitan ka lang na hindi ka talaga nasasarapan sa mga dinadala kong pagkain. Ay, hindi yung totoo yan, ma'am. Sa totoo lang po, masarap po ang luto nyo. At gustong gusto ko po. Lahat po kami dito, ma'am, na-appreciate po yun. Lahat po dito sa sabi talagang magaling ko kayo magluto. Ganun ba? Iniisip ko kasi hindi nyo na-appreciate yung mga ginagawa ko. Ma'am, kaya nga po ang iniisip namin eh. Kasi alam naman po namin kung gaano kahirap yung trabaho natin dito sa opisina eh. Yung mga mission po natin. Pero nagkakaroon pa rin po kayo ng oras para pagluto kaming lahat. At sobra po namin na-appreciate yun. Salamat, Alisay. Ngayon, alam ko na gusto niyo talaga yung mga luto ko. Salamat din po, ma'am, sa oras na binibigay niyo sa amin. Napakahalaga po para sa amin. Sige, ma'am, baka na-istorbo ko po kayo. Pabalik na po ako sa lamesa ko. Pwede ka na siguro umuwi. Total, nandito na yung mga kasamahan natin. Ma'am, mabuti ko na paagaga tayong dating. Sigurado, kung medyo nahuli tayo, baka kung ano nangyari sa pamilya niyo. Malakas ang kotob ko na matagal na kayo tinitiktikan ng mga magdanakaw na yun. Kaya kinakailangan niyo magdobli ingat. Talisa, ay maraming salamat ah. Tatanawin ko ng malaking utang na loob ang pagligtas mo sa pamilya namin. Huwag yun ang isipin yun, ma'am. Alam nyo namang gagawin ko ang lahat para maligtas po kayo. Sige po, tutuloy na po ako. Salamat. Sige pa, ma'am.